Okay, so nandito na tayo sa desktop mode natin and i-install natin yung installer ng game. Ang na-download natin is yung ISO file niya. So usually pag ISO file ang ginagawa ko sa PC ko siya dina-download, then doon ko siya ini-install. Tapos tsaka ako kinakopy yung game file. Pero dito, dina-download ko mismo yung ISO file mismo sa Steam Deck since malaki naman yung internal natin. Yun nga lang, medyo mahaba ang process para ma-install siya, no. So once na-download niyo na yung ISO file, kailangan nyo siyang i-extract muna. So pag dinouble click nyo yan, makikita nyo wala siyang laman, no? And pag ina-extract natin, wala nangyayari. So dito gagamit tayo ng application para ma-extract siya. Punta kayo ng discovery, tapos search nyo yung pzip. So pagka-search nyo yan, makikita nyo yung purse niya na merong maraming stars. So ako na-install ko na siya. So pag-install nyo yan, i-launch nyo lang siya. Tapos makikita nyo, andito yung folder mismo nung internal nyo, no? So pupunta lang kayo dun sa run. Double click nyo yung run, media, then deck. Tapos kung ano yung pangalan ng partition ng internal storage nyo, sa akin yung SD games. Tapos nilagay ko yung ISO file sa downloads. Then ito, yung run file ISO. So pagka double click nyo yan, makikita nyo andito na yung pinaka installer, no? So ang gagawin natin ay extract muna natin siya. So pagka click nyo yung extract, hanap kayo ng output folder, may computer lang nakalagay dyan. Tapos double click nyo yung backslash, punta kayo ng run, media, tapos deck, SD games, tapos downloads. So ako nagkikreate ako ng new folder dito, example Doom. Tapos, tsaka natin i-choose lang yung folder. So, pagkatapos nyan, okay nyo lang siya. Then, mag-extract na siya. No? Alright, so after nyo ma-extract, nakikita nyo pag pinuntahan nyo yung folder na Doom. So, ito na yung installer nya. No? So, para ma-install naman natin to, mag-open tayo ng Steam. Then, punta kayo sa library. So, ang gagawin natin, i-add natin siya as non-Steam game. So, add game, add non-Steam game, tapos browse nyo kung saan na-extract yung folder. Sa SD games, downloads, Doom, at yung exe file nya. Then, open nyo lang. Tapos, add selected programs. So, dito, pagka-add natin ng selected programs, hanapin nyo yung exe. So, ayan. Yung setup siya, no? Right click properties, then gawin nyo yung compatibility as experimental. Yan, close, tapos play nyo siya. So lalabas yung installer dyan. Okay, once na launch na yung installer nya, may sound dyan, eh, pwede nyo i-pause yung sound. Yan. So punta kayo ng browse muna, tapos scroll down nyo sa Z, then run, media, deck, tapos kung ano yung partition label ng internal storage nyo. Sa akin na SD games, no? So yan. Then okay nyo lang siya. Tapos uncheck nyo yung create desktop shortcut, uncheck nyo yung create start menu folder, tapos i-check nyo yung copy content of run. Ito yung importante, guys, kasi nandito yung crack nya. So pag okay na lahat yan, pwede nyo nang i-install. So, matagal ng installation ito, same lang din nung pag-extract natin kanina. So, hintayin lang natin. Okay, once finished na, click nyo lang yung finish. Then, i-add na naman natin siya sa non-Steam game. So, add game, add non-Steam game. Browse. Then, kung saan natin siya, in-install. No? Sa SD games, tapos Doom Eternal. Then hanapin nyo yung Doom Eternal 64VK. Yan. Then open. So scroll down nyo siya, hanapin nyo yung Doom. Yan. Right click, properties, compatibility. Dito yung latest Proton naman ang gagamitin natin. Sa akin, as of now, yung Proton 813. So yan. Close nyo lang siya. Then pwede nyo siyang i-play.
So, ayun guys, medyo mahaba lang yung process pag ganito, no, sa ISO, no. Pero anyways, yan, very easy naman siya install. Straightforward naman yung installation natin. Kung ayaw nyo lang gumamit ng other PC, gusto nyo i-direct na i-download yung installer, yan, pwede naman. Yun nga lang, medyo mahaba ang process, like I said. So, again, sana na-enjoy nyo tong video na to and nakatulong sa inyo. And hope to see you again soon on my next video. And please like and subscribe, guys. And God bless.